So yun, nag-fill up na tayo ng form doon sa Rusi. Kukunin na natin yung nakita natin kanina. 1.4 pala yun, monthly. May down payment na 1K. Pero ang babayaran ko lang ngayon, kung ma-approve ako, 1K lang. Next month na yung monthly amortization ng 1.4. So, Sigala 125, kulay violet, sa walang side mirror. Iyon, wala, sumakit na yung ulo ko eh. Saka hindi na mabigat yung buwanan. 1.4, isang taon lang naman. So, bali, pabalik na tayo ng bahay. Baka inahanap na tayo ni Miral. Pabalitaan din natin sa mga nangyari. Yan, maulan na umaga ngayon. Well, tanghali na pala, sorry. Pupunta kami ng Rusi ngayon ni Milabs. Bali siya yung co-maker ko. Kakausapin na natin na mayari. Baka makuha na natin ngayon. At sana, maayos na yung motor at mauwi na. Balitaan ko kayo pagka doon na kami sa Rusi. Ciao! Ito na yung kukunin natin na scoot. Rusi Gala 125, kulay purple. Yan, walang side mirror. Tapos kulay pula na pro taper handle grips. Okay naman yung mga fairings, walang basag. Basag lang itong plaka. Wala pa ito talaga itong rehistro. Paso yung rehistro, wala pa yung OCR, on the way na. Yan, maayos naman yung unit. Running naman to, wala lang karga yung baterya. Papa-charge lang natin. Tsaka yung throttle cable, papalitan natin to. Kasi palyado na. Speedometer working. Odo, nasa 10,000. Signal lights, headlights, working except for taillights. Old school eh, typewriter. Yan, bali, ginagawa na yung certification natin. Alright! Few moments later. There you have it! She's home! Yan, Rusi Gala 125. Mga 2017 yata itong model. Hindi kagaya ng mga bagong Rusi Gala na labas ngayon. Eh, kamukha na ng Honda Beat. Kamukha ang kamukha talaga. So, yan. Dumi pa, nanukuha natin. Tapos, may mga decals pa. Plano natin alisin yan para mukhang plain lang. Tapos, papalit tayo ng grips. Yan. Sabi ko nung una, hindi gumagana itong speedometer. Pero, gumagana pala siya. Good shit, good shit. Tapos, ano pa ba? Linis lang to. Okay pa itong seat cover. Okay pa. Tapos, papalitan ng mga bearing sa likod. Dito yung malapit daw sa eh, sa may ikutan ng gulong. May maingay eh. Tapos, change oil. Palitin ng gear oil. Ano pa ba? Yun, dinis na siguro. Tsaka to. Basag eh oh. Palitan natin yan. Papagawa tayong bago. Ibili rin tayo ng side mirrors. Hindi man siya branded, hindi man siya brand, pero di ba? Akin pa rin 'yan. Yan, nakakatawa. All right. Papagawa ko na lang 'to sa mismo sa Rusi sa casa. Sa may tapat lang naman sa division 'yun eh. Kasi libre yung labor sa kanila, lifetime daw. Yun naman ang kagandahan pag sa Rusi kayo bumili ng motor. Lifetime na yung libreng labor sa mga motor niyo. Basta puntahan niyo lang. Nationwide daw yun eh. Tapos asikusuin din natin yung rehistro nito. Yun na muna yung mga unahin natin. Yung mga dapat ayusin. Tapos rehistro para malabas natin. Saka na siguro tayo maglalagay ng grab bar sa likod. Tsaka bibili ng top box. Siyempre papalitan din natin ang gulong yan. Yung mas makapit. Pero we'll see. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng budget. Excuse me. Yun lang. Bale, ito na yung part 3 ng Rusi
scoot hunting natin. Salamat sa Diyos, nakabili tayo. Yan. Sobrang saya lang ng feeling na nakakapili ka ng sarili mong gamit. Lalo na motor, diba? Yan lang. Maraming salamat sa panonood. Alright. You up in boom, 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 boom,